Simula ngayong araw, partial opening na ang Skyway Stage 3. Sa pagbubukas niya, naasahang mas bibilis ang biyahe ng mga motorista. Mula sa Balintawak, may unang balita si Bam Alegre. Bam, kumusta dyan? Susan, good morning. Narito tayo sa mismong bahagi ng Skyway Stage 3 malapit sa Balintawak. At ngayong araw, magkakaroon ito ng partial opening. 18 kilometro ng kalsada mula Buendia, Makati hanggang dito sa Balintawak. Pabibilisin ito yung biyahe. Yung karaniwang 3 oras na via NLEX, via EDSA, ay mararating na ng 20 minutes. At ito ay libre magagamit ng mga motorista, possibly more than a month habang sinusort out pa yung kanilang toll permit. At sa January 14, magagamit yung full benefits ng Skyway Stage 3. At para sa mas marami pang detalye kaugnay ng Skyway Stage 3, makakasama natin ngayong umaga si DPWH Secretary Mark Villan. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay. So sa January 14, ngayon, for today lang muna, ano po ang may expect ng mga motorista dito sa partial opening dry run? Mga 2 lanes lang ang pwedeng gamitin. Makikita nyo naman sa likod, hindi pa 100%. Actually, ang full opening is sa January 14. So sa ngayon, titignan natin ng itetest natin yung Skyway Stage 3 and i-finalize namin yung mga safety requirements. Pero at least sa ngayon na may dry run at makikita rin ng ating mga kababayan itong Skyway. Okay. So sa January 14, yung full benefits, ano po yung may expect ng ating mga motorista? Sa main line, magkakaroon ng kasi ang full width is 6 lanes. So sa ngayon, limited pa rin yung lanes na gagamitin habang nagda-dry run kami. But pagdating ng January 14, yung main line will be fully operational. Lahat tayo, sir, affected ng pandemic. Yung construction naman nito, sir, paano naapektuhan? Siyempre, nung height ng pandemic, nagkaroon din ng adjustments tayo dahil siyempre may nagkaroon ng bagong procedure sa construction. Pero at least para sa mga infrastructure projects, nakahabol din kami. At asahan po ng ating mga kababayan na sa 2021, ang dami natin i-deliver na project. At big ticket project. So sa toll naman, what ang i-expect? How much kaya yung range na para magamit po ito Skyway Stage 3? Hindi pa na-finalize yung toll. So wala munang toll habang dinideliberate pa yung toll sa TRB. Pero we can expect yung basis kung 200 pesos din sa original na Skyway, hindi lalayo masyado. Pero of course, deliberation will make sure sa TRB na reasonable ang toll na sisingilin ng concessionaire. Secretary, may ilang katanungan lang mula sa studio si Susan Enriquez na i-relay na lang natin. So Susan? Ma'am, pakitanong nga, marami excited, marami nagtatanong. Yung partial opening ng Skyway Stage 3, ano ba yan? Northbound, southbound, from where to where? Okay. Sir, marami daw excited dito sa opening Skyway Stage 3. Kaya yung detail lang po sa motorist natin na ba ito? Northbound, southbound, where to where daw, sabi ni Ma'am Susan. Opo. Ito, sa ngayon po, pwede kayong bungo sa May Buendia exit. So magkakaroon pa ng additional na 6 na interchange. Pero sa ngayon po, yung main line ang pwedeng gamitin, which is until Balintawak. So dito po tayo malapit sa Balintawak at itong project bahagi po ng EDSA decongestion program ni President Duterte. At ngayon po makikita na natin sa 2021 sunod-sunod po yung delivery ng project at malaki ang magiging improvement sa EDSA. Dito pa lang sa Skyway Stage 3, 55,000 cars a day ang expectation. Recently yung Harbourlink na deliver na, so this year ito yung mga bridges across Pasig. So sunod-sunod na po ang delivery ng mga projects sa decongestion. So from Buendia to Makati, Buendia Makati to Balintawak, so northbound southbound. Bam, pakitanong na rin, pakisagot na rin ni Secretary Villar. Iniutos po ka ni Pangulong Duterte sa inyo, Secretary, na magbigay sa kanya ng listahan ng mga district engineers. Kailan niyo po ito maisusumite sa Pangulo, Secretary Villar? Okay. Secretary, nagkaroon daw po ng utos si Pangulong Duterte na isumite sa kanya yung listahan ng mga district engineers. Kailan daw niyo po ito ma-turn over sa Pangulo? As soon as possible, within today. Baka by this morning, isasabit din namin kaagad. And of course, we will implement immediately.
yung ang mga utos ni President Duterte. Ba, pakitanong pa rin. Muli, kasama natin si DPWH Secretary Mark Villar. Ba, mayroon, may tanong pa tayo kay Secretary. Sabi ng Pangulo, sabi rin ng Pangulo, no, i-reshuffle niya ang mga district engineers. Hindi ba ito makakaapekto sa mga proyekto ng DPWH? Pakitanong na lang, Bam. Okay. Ay, Secretary, sabi daw ni Pangulo, i-reshuffle daw niya yung mga district engineers. Magkakaroon ba ito ng effect sa mga ongoing infrastructure projects ng DPWH kung sakali? No, we have a lot of engineers. Marami naman kaming engineers sa DPWH. So, sa tingin ko naman, wala masyadong effect sa reshuffle. Lahat naman sila mga professionals at kaya nilang i-manage yung mga operating units. Okay, Bam, Susan? Thank you, Bam. Si Bam Alegre po kasama si... Mali, kasama natin si DPWH Secretary Mark Villar dito sa Skyway Stage 3. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino.